Kaya kamusta mga bro? Mayroon naman tayong bagong content ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano ko mag-layout kapag nagka-tiles ako ng CR. May dalawang klase kasi, sinisimulan sa flooring at sinisimulan sa pader. Ano lang to, paalala lang po. Iba-ibang mga mason, iba-ibang tile setter, magkakaiba ng diskarte. Kaya kung meron mas may mga magagaling dyan, hindi naman ako ganun kagaling. Pero ituturo ko lang kung ano yung aking nalalaman. Kasi mga bro, meron tayong dapat isaalang-alang. Una, ay yung magiging mortar ng ating flooring o yung levelasyon. Dahil ang CR, meron yan tamang levelasyon para pababa, papunta rin sa ating drain. At ikalawa, kung ang pintuan ninyo ay may distansya ng pintuan sa flooring, kailangan mo rin yung isaalang-alang. Kung ang inyong itatiles ay may pintuan na, o ang inyong pinto ay standard na sukat na 210 ang taas, may distansya sa ilalim na dito na 2 inches yung inyong CR. Yan ang dapat ninyong isaalang-alang at yung kapal ng inyong mortar. Itong mortar. Magiging mortar ng inyong tiles sa pader. Yan. Bukod dyan, dapat nyo rin isaalang-alang yung mga dapat na nakaabang kagaya ng mga tubo. Bagay ng tiles. Pero ang ating main ngayon ay kung paano i-layout ang pagta-tiles. Ang pag-layout para malaman ninyo kung paano nyo sisimulan ang pagkabit ng inyong mga tiles o granite sa inyong CR. Simulan muna natin yung sa flooring. Ganito kasi yan. Ang pagsisimula nito, yung distance ng ito, maaaring kunin mo sa gitna, yan o, distansya niyan, papako ko ng tanse. Tapos, sa gitna rin, dito sa kabila. Ayan. Doon. Pero bago ang lahat, unahin mo muna mag-level. Ito, mag-level ka muna. Gamitan mo ng level hose. Ito. Kita mo mga level na yan. Level hose at saka level bar ang ginamit ko dyan kanina. Makikita nyo yan mamaya sa video. Ayan. Ngayon, nagsukat ako ng pababa. Ito yung guhit ko. Ayan. Ito yung magiging mortar ko. Nasa 1.5 inch yan. Magiging mortar ko yan mula flooring. Ayan. Dahil nandito yung aking drain ng CR, nagbaba ako dito ng 1 cm. Kaya mas mababa ng 1 cm dito yan, mga bro. Ngayon, yung tiles naman natin, kung sa flooring ang sisimula ay ganito. Sana, dito nyo itong hati na to. Hagit na rin doon. Ang gagawin natin pang iskwala, gagamitin natin, ayoko ating tiles na gagamitin. Pero ito kasi pang wall. Example ko lang to, kunwari 30 by 30 nandito. Kaya yung iba nagsisimula sa flooring dahil yung kanilang mga tiles yung dito magkakaroon niya ng grout. Yung for example, yan to. Magkadikit na ganyan. Ayan. Dito yung space na yan yung lagayan ng grout. Ngayon syempre sa bader magkakaroon din ng lagayan ng grout. Yan. Kaya kapag sa flooring ka nagsimula, lalabas ngayon yung guhit sa pader. Yung guhit sa pader na yun, doon mo itatapat yung tiles sa wall. Yan. Ngayon, ganito yan bago simulan. Ay paliwanag ko na para pantay-pantay yung pinakaguhit ng inyong tiles sa ng space ng grout. Ay iiskwalahin nyo muna ganito. Yan. Ito itansi. Yan. Isang tagasipat doon sa kabila. Mag-a-adjust ngayon ng pagka-eskwala, ayan. I-adjust mo yung tiles, i-adjust mo rin itong tanse. Hanggang sa makuha mo yung pagka-eskwala ng gitna na yan. Ayan. Pag-eskwala doon ng ganyan, pwede mo nang lagyan dito, tingnan mo. Dito ng pako para ma-steady mo na yung layout sa flooring. Yan. Ngayon, ang ginawa ko kasi
sa akin, dito, okay yan, tapos na tayo sa flooring. Ngayon mga bro, naituro ko na yung sa flooring nagsisimula, ang kagandahan doon, yung mga guhit, yung tile grout natin, ay doon muna itatapat yung guhit ng sa wall. Ngayon naman, kapag ka sa padre ka magsisimula, yung eskwala na to kukunin mo. Eskwala. Talagay may tiles dyan. Pero ako, ang diskarte ko kasi, ganito, kailangan yung sukat ng tiles na gagamitin mo, ibabatay mo sa pagdi-divide sa area ng iyong itatilesan para maging matipid ka sa pagtabas. Ganito ang ginawa ko. Tignan nyo. Ito. Ito kasi, itong sukat na to, at saka ito is 30 cm. Yan. Ang sukat na gagamitin natin tiles, ito, patayo, 30 cm. Yan. Dinivide ko na sa 30 cm yung area na yan, hanggang dun sa dulo. Hanggang dun sa dulo yun. Yan. Bali yan, hanggang dito. Ang suroho ko, ito lang. O yung tatabasin ko, ito lang. Puro lang lahat, buo yan. Lahat ng papunta rin, puro buo. Ganun ang ginawa ko. Pagkatapos kong nilevel, kumamit ako ng hulog, o kaya level bar, patayong ganito. Para naman makuha ko yung kapal na gusto ko. Ito, ng mortar. Ang ginawa ko, sukatan dyan, ay ito rin. Yung ikakabit ko mismo, guys. Para masilip ko na kung gano'ng kapal yung mortar. Minsan kasi ang nilalagay lang na kapal ng mortar dyan ay 2mm lang, manipis lang. Pero kasi mahirap mag-adjust pag ganun manipis. Kaya ang ginawa ko 1cm. Dahil merong pakapal kagaya nito, mga balakid dyan, hindi mo maiwasan dahil may bakal, hindi na siya maipasok sa loob yung ating abang na tubo. Ngayon, dahil dito sa layout natin, makikita nyo naman sa video to kung paano ko ginawa. Makikita nyo yung kapal ng mortar nyo dyan. Yun. Kaya, eto tingnan nyo mga bro. Eto. Nilagyan ko na ng ganito. Guide. Diba eto yung hinulugan ko kanina to? Tapos sa kabila, ganun din. Hinulugan ko. Hindi kayo. Hinulugan ko dito. Para kang nagpapalitada. Eto, nakapalitada naman ito eh. Nasa hulog yung palitada. Kaya inulit ko uli yung paggamit ng hulog upang masigurado. Ayan o. Oh. Huwag nyo yung ididikit dun sa nakahulog na yung isang tanse. Yun. Para yung lahat ng distansya na ito, alam mo yung kamay ko. Lahat ng distansya na ito, makikita mo kung may makapal o may manipis na mortar sa pagkakabit ng iyong tiles. Ito pa mga bro, tingnan nyo. Kailangan kasi kapag kayo magta-tiles ng CR, nasa hulog yung inyong palitada. Pakita ko sa inyo ha. At tingnan nyo mga bro, ginamitan ko pa siya ng hulog pero pwede kong gawing batayan yung pinalitada ko. Tingnan nyo ha. Kung ilan yan, centimeter. Nasa 2 cm mga bro. Tutok mo pa mami yung camera para kitang kita yung tiles at tanse. Yan o. Ganyan sa ilalim, 2 cm din. Hindi, dadahan-dahanin natin. 2 cm. Pag-inis the light eh. Nakikita nyo sana yung tansi. Yan. Pababa. 2 cm. Sa ilalim, tinan mo. Parehas lang yan. Labo mami ng video. Ay kita ba? Yan o. Oh, yan. Oh. Tapos ito tingnan nyo. Sa kabilang papunta sa kabila mamaya, sa kabila. Papunta sa kabila ni mamaya na yan. Kasi pare-pares din yan, ayun oh. Oh. Ito oh. Ilan? Alas 2 cm din, di ba? Yan malinaw ba diyan? Mhm. Yan oh, pares din sa taas yan. Pataas. Hanggang dito. Hindi makita. O, 2 cm. Yan. Ngayon, ito.
Ay, kita mo naman sa eskwala, si Armo. Dito sa dalawa na to. Liga, tingnan mo. Dito ah. Ipitansi ah. Yung tansi ko dito. Tansi ko dito. Yan ang kapal ng ating mortar ah. Masabit ko lang dyan. Papunta doon sa kabilang tansi. Tingnan nyo yung kabilang tansi kung ano sukat. Eh, teka lang. Tumulas ko ilan. 111. Nakatapat sa tansi. 111. Oh, ililipat ko sa kabila yan. Paga pang ganun. Ganyan. Sa kabilang dulo. Asin ni mami. Kabilang dulo. Sabit lang dun sa ano yan. Sabit, sabit mo lang dun. Teka lang ha. Oh, mga galaw dun. Ilan mga bro? 111. Tingnan mo dun sa may kabilang tansi. Ayan o. 111. Sa gitna. Kaya malaking bagay kung ikaw magpapalitada. Ayan o. Ako, magalaw. Ayan. 111 yan mga bro. Picture mo sa kabila. Ayan, huwag mong gagano. Ayan o, magalaw. Ayan o. 111 yan. Kaya malalaman mong naka-eskwala ang yung CR. Ayan. At papakita ko sa video kung paano ko ginawa yan. So mga bro, oh, bago ko makalimutan. Para mapagtapat niyo yung space ng grout, yung guhit sa flooring, papunta sa kabilang pader. Ito, sa akin, ito. Ito. Ayan. Ito yung guide ko, di ba? Nakasakto lang yan dito sa distansya sa pader. Tapos, kapag sa pader ka magsisimula ng tiles mga bro, medyo mahirap kasi pag sa pader, mas madali pag sa flooring. Ayan o. Gamitan mo ng eskwala. Eskwalahin nyo. Mga bro. Ayan o. Papunta dun sa kabila. Pader. Ayan. Para magtapat-tapat yung guhit ng inyong mga tiles. Ayan. At kapag kukunin mo naman yung mortar o taas ng iyong flooring, ay babatay ka sa nilevel mo. Ito yung level mo. Tapos, kukuha ka ng metro. For example, mga bro, ito. Ayan, nasa 156.5 or 56.75. Ayan. Kung ang mortar mo ay 1, magma-minus ka lang. Iaangat mo siya ng 1 inch angat mo siya ng 1 inch. Angat mo siyang ganon. Metro mo. Yan. Aangat ngayon sa ilalim. Yan, gugugita mo ron. Yan. Aangat doon sa ilalim. Yan metro. Pagugita mo doon sa ilalim. Yan. Para makuha mo yung taas ng iyong mortar. Yan. Sana nakuha ninyo mga bro kung paano kunin yung level ng ating flooring. Yan. So, mga bro, dapat nyo rin isaalang-alang yung distansya ng inyong butas ng laboratory tsaka papunta rito sa pader ng inyong itatayag. Baka mamaya, yung butas nito malayo sa ilalagay ninyong laboratory. Kaya tatanungin nyo yung nagpapagawa o kung ano man yung ikakabit na laboratory na bawal kung yun ay deflash o hindi dahil magkaiba ang distansya dito tsaka dito. Meron na ngayon magkakaiba, tatlong distansya na yun eh. Kaya itatanong nyo po muna. Yung distansya, yung butas ng inyong bowl. Yan, isa po yan sa dapat yung isaalang-alang.
Sana may natutunan kayo sa pag-layout ng tiles. At ito na yung ating kinabit na tiles. Yan. Pakita ko sa inyo, close up, kung nabago ba yung naging guide ko sa pag-layout. Kung naging resulta niya o hindi, ito. Misukat. Yan o, pantay-pantay yan o. Yung mortar o yung adhesive natin. Yan, hanggang likod yan. Abangan nyo sa susunod na video natin kung paano ako pinabit yan. Yan o, yung likod. Ito yan, sa kabila, pakita ko sa inyo. Yan, ito yung kabila. Kabilang pader. Yan. Sa gilid. Tay-pantay yan. Para malaman nyo kung paano ko pinabit yan. At hindi nagbago yung ating guide. Meron yung kung paano yung diskarte ko dyan. Maraming salamat mga bro. At kita-kits lang tayo sa susunod na video natin.